bakit daw kasi ang inilagay mo eh picture ng military ng Honduras? Sir, ganito po kasi yan. Una-una, hindi ko po in-upload yung photo na yon. Pangalawa, nakita ko po sa mga kapwa supporters yung photo na yon. Sabi ko, ang ganda ng caption. Ang sabi, Bible verse yun eh, na if we bow down on our knees, ganoon. So sabi ko, magandang caption to. Kaya na-share ko dahil gusto ko na ipanalangin yung mga soldiers. Hindi ko naman po alam na magiging ganong kalaking issue yun. At hindi ko naman po sinabing sundalo natin yun. Ang ine-emphasize ko po doon ay ipag-pray po natin. Yung mga sundalo. Mga sundalo natin. Hindi naman sinabi mo na itong nasa picture ay sundalo natin. Hindi ko po sinabi gano'n. Diba? Kasi ganun, minsan gano'n yung nagiging... Yes, sir. Akin naman, nakaharap ng butas yung ibang tao dyan. Bakit ba nila sinasabing fake news yan? Eh, yung nilagay ko nga po, I was asking for prayers. Ang dapat nilang pinupuna ay yung mga ibang dyaryo dyan na naglalagay ng maling picture at sinasabing nangyari yung sa Marawi pero sa Cotabato pala. Yung mga ilang media dyan na nagre-report na nasa Marawi, nasa Iligan pala. O, isa rin yun. Para bang pag nasa Caloocan ka daw ba, pwede mo sabing nasa Makati ka. Pangatlo, yung isa pa dyan na ano, di ba? Na pinipilit, mayroon silang sariling teorya na pinipilit nila na yung nangyari sa Resorts World ay kagagawa ng ISIS, na sinabi na nga ng PNP, may CCTV na lone gunman lang, pero pinipilit ng, ano bang ano yun? Vlog na yun? Rappler yata yun, na pinipilit nila na ganito. So, bakit hindi yun ang ano, kanilang punahin na fake news talaga?